Ang paksang re-reviewin ko ngayon ay hango sa nakakapangilabot na murder case at nagpagimbal sa buong Asia noong dekada 80. Ang kasong ito ang naging inspirasyon ng pelikulang The Untold Story na tatalakayan din natin maya-maya lamang. Medyo mahaba-haba ang video natin ngayon, kaya nais ko kayong alukin ng meryendang inihanda ko para sa inyo. Isang mainit-init at malinamnam na siopaw ang handog ko sa inyo habang sinasamahan nyo ako sa pag-review sa pelikulang tampok natin ngayon. Pero bago ang lahat, muli ako si Kel, ang inyong tagahatid ng kakaibang pelikula na ngayon nyo pa lamang madidiskubre o hindi nyo napapansin dati. Mga pelikulang nalipasan na ng panahon dahil na rin sa mga nagsulputaw ang makabagong pelikula ngayon. Iba't ibang uri ng pelikula ang matutunghayan ninyo sa akin channel at susubukan kong reviewin ang lahat ng iyon para sa inyo. Kaya kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, pakiclick na ang subscribe button para maging updated sa mga bagong reviews na ilalabas ko. Ayos ka na ba? Handa ka na ba? Simulan na natin to. Isang restaurant sa Macau ang nasangkot sa kontrobersya nang mapag-alamang minasaker ang buong mag-anak sa loob mismo ng restaurant na pagmamay-ari nila. Ang pangalan ng kasong ito ay 8 Immortals Restaurant Murders. Sobrang sikat daw ng kasong ito noong dekada 80 na naging urban legend na sa China at Macau at magpasa hanggang ngayon dahil sa nakakapangilabot na kwentong nilalaman ito. Bago ko reviewin ang pelikula, nais ko munang talakayin ang totoong kwentong pinagbasihan ng pelikulang ito. Ang 8 Immortals Restaurant ay pagmamay-ari ng dating street vendor na si Zeng Lin. Masaya silang naninirahan kasama ang buong pamilya niya na binubuo ng 9 na membro. Malaki man ang pamilya nila kung maituturing, hindi nangamba si Zeng Lin dahil maayos naman ang kinikita nila sa sarili nilang restaurant. Subalit hindi maitatanggi ang labis na pagka-addict na mag-asawa sa sugal na mahjong. Isang lalaki naman ang nangangalang Huang Zeihing na nagmula pa sa China ang minsay nakatagpong landas na mag-asawa sa paglalaro ng mahjong. Ang minsang ugnayan nila sa pagsusugal ay naulit pa ng ilang beses sa loob mismo ng restaurant na iyon hanggang sa magkautang itong si Zeng Lin dito kay Huang Zeihing taong 1984. 180,000 yuan o katumbas ng 1.3 million pesos sa kasalukuyang pera natin ngayon. Napakalaki na ng conversion nito ngayon, pero kung pagbabatayan natin ang taon kung kailan ito nangyari, masasabi na rin natin na malaking halaga na rin ito noong 1984. Alam ni Huang Zeihing na mahihirapan itong si Zeng Lin sa pagbayad sa kanya. Kaya nagkaroon ng verbal agreement sa pagitan ng mag-asawa at dito kay Huang Zeihing. Nagkasundo ang mag-asawa na ibibigay nila ang restaurant nila kapag hindi nila mabayaran ang utang nila sa loob ng isang taon dito kay Huang Zeihing. Nagpatuloy ang pagsusugal ng mag-asawa kay Huang sa pagbabakasakaling kapag mananalo sila dito ay makakaipon sila ng mabilis. Subalit bigo sila at nalugmok sila lalo sa pagkakautang dito na umabot na nga ng 600,000 yuan. Gabi ng August 4, 1985, habang busy sa paglilinis ang mag-anak matapos ang buong araw na pagtitinda, isang Huang Zeihing ang naghuhurumintadong sumugod sa kanila at nagde-demand ng 20,000 yuan bilang paunang bayad sa utang nila. Nagpanting palalo sa galit itong si Huang nang tanggihan siya ni Zeng Lin na bayaran siya at ibigay ang pagmamay-ari ng restaurant nito sa kanya. Dahil sa bugso ng galit ni Huang, isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Gamit ang binasag niyang bote ng beer, itinutok nito ni Huang sa anak na lalaki ni Zeng Lin at inutusan ang lahat na igapos ang bawat isa. Isa sa mga anak ni Zeng Lin ang nag-attempt na tumakas at nagsisigaw ng tulong.
Bago pa man tuluyang makahingi ito ng saklolo, kaagad na itong pinatahimik ni Wang sa pamamagitan ng pagtusok ng basag na bote ng beer sa lieg nito. Nanginginig ang bata habang nakahandusay sa sahig habang patuloy ang pagsirit ng dugo mula sa lieg nito. Matapos ang insidenteng iyon, ay inisa-isa na niyang kilitin ang buhay ng natitirang walong miyembro ng pamilya ni Zeng. Batay sa ulat ay sakal at saksak ang tinamo ng lahat ng miyembro ng pamilya niya hanggang sa mawalan ito ng buhay. Upang maging matagumpay ang plano niya at wala ni isang witness ang lalantad, pinapunta niya ang kapatid ni Zeng na naninirahan malapit lang sa restaurant at isinama niya ito sa pagpaslang kasama ang buong mag-anak. Sa mga sumunod na oras, naging busy si Wang sa pagpipira-piraso ng katawan ng mga biktima niya. Isinilid niya sa itim na plastic trash bag ang putol-putol na mga pares ng braso at binti at itinapon ito sa dagat at garbage dumps. Nakakalap siya ng pera sa bahay na yon na kaagad niyang itinago at pagkatapos linisin ang kalat niya ay nagawa niya pang manatili sa pamamahay ni Zeng Lin. Tatlong araw niya itong pansamantalang sinarado para paniwalain ang mga tao sa paligid na umalis ang mag-anak at nagtungo pabalik sa China. Apat na araw matapos ang malagim na krimen, isang imbestigasyon ang nagbukas nang may natagpo ang 8 pirasong braso at binti ang nadiskubre sa isang beach sa Macau. Lumipas ang ilang mga linggo ay natagpuan rin sa iba't ibang panig ng Macau ang iilang mga parte ng katawan ng tao at ang mga huling pirasong parte nito ay nakalap sa basurahan pagkalipas ng 4 na taon. Ang mga kamag-anak ni na Zeng Lin sa China ay labis na nag-aalala noong mga panahong iyon dahil sa misteryosong pagkawala ng buong pamilya nito sa Macau. Dito na nagkaroon ng ideya ang kapulisan na baka konektado ang mga nakalap na mga labi sa beach sa pagkawala ng pamilya ni Zeng Lin. Nang mga panahong ito, sa kasagsagan ng imbestigasyon ay kasalukuyang pinapatakbo ni Wang Zeihing ang restaurant na pagmamay-ari ni Zeng Lin. Inimbestigahan ang kahina-hinalang kinikilos ni Wang at doon nga ay nakalap ng otoridad ang mga importanteng dokumento na pagmamay-ari ni Zeng Lin at ID cards ng mga bata. Ibig sabihin, hindi totoong nagtungo ang buong mag-anak pabalik sa China dahil andito ang mahalagang dokumento ng mga ito. Dahil sa mga nangyari ay sinubukang tumakas ni Wang sa Macau. Ngunit nahuli siya at nakulong noong September 28, 1986. Nasentensyahan siya noong October 2, 1986 ng 10 counts of murder. Siyam na miyembro ng pamilya ni Zeng Lin at yung isang kapatid nito. Sinubukan niyang tumakas nang dalhin siya sa ospital dahil sa tinamong bugbog mula sa kapwa preso niya pero bigo siyang magtagumpay. October 6, 1986, nang sa wakas ay inamin niya ang krimeng ginawa niya at isinalaysay niya sa otoridad kung paano niya pinatay ang buong pamilya. Nang araw ding iyon ay sinubukan niyang kitilin ang buhay niya sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso, ngunit kaagad ding naawat ng kapwa preso niya. December 4, 1986, nang matagumpay niyang makitil ang sariling buhay sa pangalawang pagkakataon. Nag-iwan siya ng suicide note na nagpapahayag na hindi dahil sa nakokonsensya siya kaya siya nagpakamatay, kundi dahil sa chronic asthma na matagal na niyang iniinda. Nang dahil sa patuloy na pagpapatakbo ni Wang Zeihing nung kasagsagan ng pagkawala ng pamilya ni Zeng Lin, naging usap-usapan ang restaurant na yon sa buong Asia. Dahil nga sa hindi na rin mahagilap ang iba pang parte ng katawan ng mga pinaslang ng mga biktima, malaki ang paniniwala ng lahat na ginamit ni Wang Zeihing ang mga karneng ito sa paggawa ng inakala noon nilang barbecue pork buns o siopaw na kasalukuyan niyang itinitinda sa restaurant na iyon. Walang opisyal na naiulat sa pahayagan noong kapanahon ng iyon hinggil sa espekulasyong ito. Maging ang mga kapulisan ay tikom din ang bibig sa paksang ito
pero hindi maiaalis sa mga tao ang palaisipan na kung bakit tanging braso at binti lamang ang tanging mga parte na nadiskubre sa iba't ibang lugar sa Macau. Nasaan nga ba ang laman ng mga karne ng mga taong pinaslang ni Wang Zeying? Para sa akin, posibleng nabanggit na ito ni Wang sa kapulisan nung panahong kinukumpisal na niya sa mga ito ang krimeng ginawa niya. Pero dahil sa pag-aalala lang magdudulit ito ng mass hysteria, minabuti na lamang siguro ng otoridad na huwag nang iulat ito sa media at payagan. Yun ay opinion ko lamang. Tanging si Wang lamang o marahil ang mga otoridad na na-assign sa kasong iyon ang tunay na may alam sa parting iyon ng kasong ito. Taong 1993 nang magkaroon ng movie adaptation ang kasong ito. Pinagbibidahan ang lead role nito ni Anthony Wong na nagpamalas ng angking galing sa pelikulang ito. Solid na solid yung pagganap niya dito bilang isang psychopath na naging dahilan upang makamit niya ang award bilang Best Actor sa Hong Kong Film Awards na ginanap noong 1994. Category 3 ang rating na nakuha nito noong una itong ipinalabas sa Hong Kong. Ang ibig sabihin nito ay ang pelikulang ito ay pwede lamang panoorin ng manonood 18 years old and above. Graphic depiction ng sex at murders ang rason kung bakit nakuha nito ang rating na yan. Pero bagamat ganito man ang naging rating nito, naging matugumpay naman ito sa takilya sa iba't iba pang panig ng mundo nung inirelease ang pelikulang ito. Sa akin naman, gustong gusto ko yung pagkakagawa ng pelikulang ito. Napakaganda ng cinematography nito at daloy ng kwento. Sa unang parte, may halong comedy ang atake ng kwento nila dito. Natutuwa ako sa mga pasimpleng banat ng karakter ni Emily Kwan dito. Nagiging light ang pelikulang ito kapag eksena na niya ang pinapakita kasama ang buong tropa niya. Hindi naman kayo bibiguin sa gore scenes ng pelikulang ito. Sa mga nakakakilala sa akin, alam niyong paborito kong napapanood yung mga ganitong eksena sa pelikula. Pasado para sa akin ang graphics ng gore scenes dito. Napaka-violente at medyo mahirap din panoorin kung gaano ka-brutal ang ilang mga eksena dito. Maraming extreme gore scenes ang ipinamalas ng pelikulang ito. Isa na nga dyan ang rape scene na ito na mapapamura ka sa tindi ng pangyayari. Hindi na ako magda-dive into details pero sapat na siguro ang mga katagang pagkatapos niyang gamitin ang babae ay nakita niya ang chopsticks sa gilid niya at oh boy, alam niyo na siguro kung ano ang ginawa niya dito. Pinaka nakakapangilabot na parte na marahil ang huling 15 minutes ng pelikulang ito. Dito napapasok ang revelation scene, ang core ng pelikulang ito, ang untold story ng krimeng ito na never na naidetalye sa kapulisan noong nangyari ang krimeng ito. Ang eksena kung saan babalik ka ng manonood ang eksaktong ganap noong gabi ng krimen. Tinamaan talaga ako ng kilabot habang pinapanood ko ang eksenang ito. Masyadong brutal yung depiction ng pagpatay sa mga bata dito sa pelikulang ito. Nakakahabag, nakakalungkot, at nakakatakot. Hindi man lahat ng eksena rito ay talagang nangyari ng gabing iyon, sapat na yung ideya na hango ang pelikulang ito sa totoong pangyayari. Maaaring sensationalized na lang ang ideyang giniling mismo ng salarin ang karne ng mga biktima niya at ginawang pangunahing sangkap para sa paggawa ng kanyang bestseller na Siopaw, mahirap iwaglit sa isipang posible talagang nangyari ito noon. Kaya siguro sarap na sarap silang lamutakin ang Siopaw na ito ay dahil sa kakaiba talaga ang hatid nitong linamnam sa kung sino man ang titikim nito. Babaliktad din marahil ang sikmura ko kung isa ako sa nakakain ng Siopaw na iyon nung mga panahong iyon. Maraming paniniwala na sadyang malinamnam raw talaga ang karne ng tao dahil maliban sa karne ng hayop ay gulay ang pangunahing kinakain natin. Kaya sa susunod na kakain ka ng Siopaw, siguraduhin totoong karne ng baboy ang nasa loob nito.
baka di mo mapapansin. Kaya pala sarap na sarap ka sa kinakain mo kasi may secret ingredient palang halo ang siopaw na kinakain mo. Nagustuhan nyo ba ang video ito? Baka naman pwede nyong ma-click ang like button sa video ito. Subscribe na rin para maging updated sa bawat pelikulang gagawan ko ng review. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Huwag kalimutang i-comment ang reaksyon nyo sa baba. Bago ko tuluyang tapusin ang video ito, nais ko lamang i-shoutout si Roland Pascual. Maraming salamat sa iyo boy sa patuloy mo na pagsuporta. See you soon brother, at kay Junix Imberda ng Batangas na simulat sa poll, andyan na laging sumusuporta kahit nung nasa Facebook pa ako. Maraming salamat. At sa lahat ng nanonood at walang sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. God bless at stay safe sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako si Kel, at magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Adios!